Hi guys! Welcome back to my channel! Smack here! So today, we'll be unboxing the Lenovo Legion Y540. What we do here is go back. So guys, first of all, disclaimer muna bago natin itong buksan. Nabili ko to at hindi to sponsored. So, na-open na siya. Second unboxing na to. Pero binali ko siya as is. Kasi imi-mention ko din sa inyo yung mga upgrades na ginawa dito sa laptop na to. But at the same time, imi-mention ko yung original specs niya. Pero ayun nga, may mga alteration na tong laptop na to. May mga upgrading nang nagawa dito. At nabuksan na to ng unang beses. So, second time na nating unboxing to. For formality na lang tong unboxing na to. Para sa mga naka-curious kung ano nga bang laman itong napagat ng karton na to. Kasi nakikita nyo guys, packaging pa lang. Kaya lang kung makikita nyo guys, may damage tong box niya. Although minimal lang naman, kaya lang sayang pa din kasi ang ganda sana ng box niya, pero nung binili namin, damage na to. So nga pala guys, nabili ko tong unit na to sa SM Manila, sa PC Express. Alam nyo na yun, tanong nyo na lang, basta SM Manila, PC Express. Pag-usapan muna natin yung kasama nitong unit na to, yung pinaka-original niya without the alterations that I've done. Ang CPU niya is Intel i7-9750H, 2.60GHz. At ang RAM niya ay originally 8GB. Storage is 1TB SSD. GPU is GTX 1660 Ti. Display is 15.6 inches FHD IPS. Battery is 3 cell. OS is Windows 10 Home SL. Color niya is black, wala namang ibang option. Model name is Y540-15IRH. So, yun na yun, basically. Proceed na tayo dito sa unit na to. Nga pala guys, pabitin ulit. Bago ko buksan tong unit na to, pag-usapan natin yung mga freebies na nakuha ko sa PC Express. So, sa PC Express, nagbigay sila ng mini bag. Although may staining siya, weird. Pero okay na din, kaya lang ang weird lang ng freebies. Ilan nyo? Medyo parang madumi na siya, di ko nga alam. Pero okay lang, freebies lang eh. I mean, freebies naman, not bad na. May tumbler. Merong phone clip. At ito. I'm not sure if sabitan to. So, tumayo na ako guys. Ito siya. Hindi ko mapakita kasi kanina. And lastly, ang favorite natin, power bank. Yeah. Tapos yung lalagyan niya for traveling. Kaya nga lang, like I've said, di ko alam bakit siya ganito. Tignan niyo. May mga stains. Hindi ko kung alam kung pupo ba to ng ipis or what. Oh no! Pero whatever, nalalaban naman yan. Kaya lang, weird lang kasi sana yung medyo malinis naman siya. Pero okay naman, mag-wait naman din sila kuya. Baka hindi din nila kontrolado. After ng freebies ng PC Express, pag-usapan naman natin ng freebie nitong unit na to. Pero by the way guys, yung freebie ng PC Express, depende yun kung saan kayo kukuha or kung dun ba kayo kukuha. If hindi kayo dun kukuha ng unit, baka wala kayong matanggap na ganun. So, don't expect. Let's proceed. So guys, tinabi ko muna yung laptop dahil malaki din tong freebie na bag. This is the Lenovo Legion Armored Backpack ranging to 3,000 to 4,000 pesos. Total, pinakita ko na din naman to sa inyo. Tignan na natin yung internal niya.
sa pinakaunang layer, guys, is may expandable na lalagyanan na merong pockets. Napansin ko sa iba na hindi ito yung binigay na bag. Although Legion din yung binigay nilang bag, pero hindi ganito. And I think this is better. Papakitaan ko kayo ng sample na bag na nakita kong freebie din. Kung makakita ako, ito siya. Compare dito, feeling ko mas maganda to. Kasi, parang mas secured to. Yan. Next, dito tayo. Meron siyang side pocket na para sa water bottle. Yan. And, may buckle din siya. Inuuna ko muna yung pinaka-external, guys. So, yan. Safe siya. And, kita niyo yung padding niya. Nakapal. As in. May space din dito. For accessories, important accessories like phone, para secured siya kasi nasa likod niya mismo. Then, proceed tayo sa pinaka-loob niya. Yung middle zipper niya. So, expandable. Kasi kung titignan niyo siya, guys, ganyan lang siya. So, fitted siya kapag nakasarado. So, yan. Meron siyang lalagyanan ng microphone. Ay, mic. Meron siyang lalagyanan ng earphones na pwede mong i-hook. For example, para nakaganyan yung earphones nyo. Kung may ibang trip kayong isabit dito, pwede rin naman. Tapos, may pockets ulit dito. Dito din, meron. At, I mean, ito pa pala. Dito sa baba. Dyan. At ito. So, di siya tinapid sa pockets, guys. At may warranty din yung bag. So, yung materials, guys, is for exterior, polyester 60%, and polyurethane, PU, 40%. Interior is 100% polyester. Yun na yun. Kung akala nyo, yun na yun. Wait, there's more. Sa pinaka-pangatlo, eto na. Ang pinakalagayan ng laptop para sa akin kasi meron siyang air, I think foam, pero it feels like air thingy. Pero foam siya. At lalagyanan ng tablet. So, gusto ko lang i-measure siya sa inyo. With, ayan siya. Sobra pa siya. Sa isang ruler. Parang 18.5 inches siya. Pwedeng nasa around 19 to 20 na nga kasi medyo mataas pa tong sa likod. Sa likod naman, mas malapad siya sa likod, guys. So, at least may idea na kayo, guys, sa freebie na to. Napakagandang backpack. Ang angas. So, overall, ang masasabi ko dun sa backpack na yun, guys, is sobrang maganda siya kasi protected na protected talaga yung laptop nyo at proceed na tayo dito. So, nga pala, guys, kasama na nito ang lifetime na office, home, and student na yun. Lifetime na nga siya. Isa na natin. Nandito yung unit niya. Baka curious lang kayo kung so kung bibili kayo ng box. Dapat siguro ganito siya. Let's go. Buksan na natin siya. Nabuksan na siya, guys. As I've said, kasi nga may mga alteration. Mamaya na tong laptop. Yung mga kasama muna sa loob. Nagalaw na to.
Pero ang yan ang laman niya. Ito, sa upgrades yan. Mamaya na yan. Ang kasama niya lang, eh ito. At itong mismong charger. At yung warranty, pati yung guide. So, yan lang siya. So guys, ito yung kasamang battery niya. 230 watts. Tignan niyo kung gaano kalaki. Yan. Mas malaki pa sa mukha ko. Ganyan siya kalaki. Mag 8 inches siya guys. Yan. Tapos itong cord, connector para dito. Need nyo ng adapter. Nalimutan kong ipakita sa inyo guys. Ito yung pinaka-charger niya. Yung pinaka-isasaksak niya sa laptop. Which is ayan siya. So ito na guys, the moment of truth. Diretso na tayo sa laptop. So ito siya guys. Plastic siya pero hindi siya yung smooth. So ito nga siya guys, plastic siya. Tapos medyo magaspang-gaspang yung texture niya. Yun. Hindi siya halata, mukha siyang metal actually. Tapos ito siya, side view. Hindi pantay yung ano niya dito. Tapos ito yung back view niya. Pag-usapan natin yung kanyang mga ports. So, buksan na natin siya guys. By the way, naka-flip siya ng ganyan. As in, all the way. Which is cool. Tapos, ito yung power button. Ito yung camera. Which is weird, pero okay na yan. Yung keyboard, okay siya. Hindi siya maliliit. Touchpad, okay siya. I mean, clicker. Touchpad, okay. Buksan na natin. So guys, may special feature kasi to kapag binubuksan. Kaya gusto kong makita niyo yun. Kaya tinalikod ko. So, buksan na natin. Ayan siya guys. Kapag nag-on. Ganyan siya kapag nag-on. So, ayun na nga guys. Pag-usapan natin yung mga upgrades na ginawa ko dito sa laptop na to. Original price niya is 78,995 sana. Pero dahil sa mga upgrades niya, ang total neto is 84,255. Kasi nag-additional tayo ng RAM. Kasi originally 8GB lang siya. Ginawa kong 16 plus 8GB. Which is 2,110. HDD, pinagdagdagan ko ng 1TB. Kasi, 1TB. Kasi yung SSD niya, yun yung 1TB. So, gusto ko may extra storage pa para sulit. Kasi hindi na naman tayo lagi bibili ng ganito. 3,050 siya. Installment fee naman guys, yung pagpapalagay nun is 100 pesos. That is at PC Express, SM Manila. So, yan yung mga presyo nila. Pero, kung hindi ako nagkakamali, kung babayaran niyo siya ng cash, mas mumura siya, mas bababa siya. Pero, since sa amin, hindi. Kaya, ganun yung presyo niya. So, yun lang naman ang masasabi ko dito, guys. Para sa akin, okay to sa akin. Kung compatible sa inyo, narinig niyo naman yung specs, alam niyo naman, nilagay ko siya. Kayo na bahala mag-decide kung kukuha din kayo ng ganito. So, thank you guys for watching this video. Like, share, and subscribe. Bye, guys!